Hello and welcome to another episode of Physics for Scientists and Engineers by Sir R Squared. In this video, we're going to discuss about Newton's laws of motion. We are referencing Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th edition by Survey and Jewitt. Disclaimer: ang video nito ay ginawa ng may akda upang magamit sa pagtuturo ng agham at maging sandigan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng physics. Ang video nito ay maaaring ma-download ng walang bayad or for free sa www.youtube.com. Anuman pong maling paggamit sa video nito maliban sa nasa saad sa itaas ay hindi po responsibilidad ng may akda. This video is not regulated by the institution. Any flaws in this video is at author's imperfection. Bagamat ang course syllabus is regulated, supervised, and monitored by the institution, kung saan ang mga contents ng bidyong ito ay nakabase, particular po sa bidyong ito ay hindi na po regulated ng institution at nagsisilbing isang audiovisual material na lamang ng isang gro. Newton's first law of motion, law of inertia. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in its uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. Inertia is the resistance to change in motion. Object tends to keep doing what they are already doing. There are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. In this slide, you can see on the right side that there is a coin that was placed on top of a cardboard and placed above a glass. Ngayon, yun daw pong cardboard ay pinitik noong nag-experiment, at makikita natin yung coin ay hindi sumama sa cardboard, no? Niresist niya yung motion ng cardboard. Yan daw po yung tinatawag nating inertia of rest. Okay? So yan po yung example ng inertia of rest. Ito naman daw pong nasa taas, yung kotseng kulit, asul, no? Kapag tumatakbo daw siya sa uniform motion at biglang nagkaroon ng pagbabago sa velocity, so hindi na po uniform yung motion, there is a change in velocity, yung daw pong sasakyan, nagbago na yung motion, pero yung tao tends to keep doing what it is doing. Kaya lilibelt siyang paunahan. Kung kaya naimbento nga po yung mga seatbelt na yan. Ano? Parehas din po dito sa truck na nasa ilalim. Ano? Halimbawa po natin kung tayo nakasakay sa mga jeep. Imagine niyo po, umaandar tayo ng uniform. Ano? Kahit marahan ang takbo or mabilis ang takbo. Basta't uniform po yung takbo natin at biglang pumreno yung jeepney driver, ibig sabihin, hindi na naging uniform yung velocity. It is acted upon by an unbalanced force. Ang mangyayari po sa atin ay magsisiksikan tayo ay magigit-git tayong papunta sa unahan lahat. Ano? Kasi nga po, yun daw po naman yung inertia of motion. Kasi tayo ay may momentum na paharap, papunta sa harap. Bigla mong itinigil yung sasakyan. So, talagang dire-diretso pa rin napapunta sa harap yung mga tao kasi umaandar nga siya nung kanina, no? A body tends to keep doing what they are already doing unless otherwise acted upon by an unbalanced force. Ngayon, ma-i-share ko lamang po sa inyo, no? Wag na wag po daw natin gagawin. Halimbawa, nagja-jogging tayo or tumatakbo tayo dyan sa complex, no? So, meron tayong inertia of motion. Huwag po natin
bigla-bigla tayong titigil. Halimbawa, jogging ka, bigla kang titigil at bigla kang uupo. Nako, magkakaroon daw po ng surge. Ano? May imagine mo yung mga nangyayari sa dugo mo sa loob ng iyong katawan. Ano? So, para kang kumuha po kayo ng isang tumbler, lagay nyo ng tubig, tapos itulak ninyo ng mabilis, bigla nyong itigil, ano mangyayari dun sa loob nung tumbler ng tubig, ganun po ang nangyayari sa mga dugo at mga body parts natin. Ano? Kaya paalala lamang po, gamitan po natin ng physics, ang ating pag-i-ehersisyo. Kapag ka tayo daw po'y nagja-jogging at gusto natin tumigil, huwag ka agad tayong titigil kung hindi dahan-dahan. Ano? Jogging, tapos walking, tapos dahan-dahan, o lakad lang, brisk walking, maya-maya, nakatigil ka na pero hindi ka pa muna uupo. Hayaan mong mag-subside yung inertia ng iyong mga katawan at ng iyong dugo. Marami pong namamatay dyan, bigla-bigla akala nila atake sa puso, naglaro lang ng basketball, hindi alam biglang umupo, yung inertia ng kanilang mga katawan at yung mga dugo sa loob, biglang nagbabago, no? Lahat po daw ng sudden change ay masama, no? Sudden change in temperature, inertia rin po yan, no? So, yan po yung mga key takeaways natin dito sa first law of motion, ano? The laziness of the body to change in motion, no? To change its state of motion. Kung ikaw po ay isang araw, imaginein mo, no? Isang hapon, ikaw ay nakahiga sa supa at pinapanood mo sa Netflix yung pinaka-paborito mong series. At bigla kang inutusan ng magulang mo na bumili ka sa tindahan. Ano po ang first reaction natin? Hindi ba napakahirap pong tumayo? Ano? Parang ang hirap bumangon. Yun po kasi ay nandun tayo sa tinatawag na inertia of rest. Ayun. Kapag ka ikaw naman inaglalaro, no? Lalaro ka, or nasa kalagitnaan ka ng isang bagay na ginagawa mo, no? Kung nagtatrabaho ka, no? Minsan, at trabaho ka, tinatawag ka na ng pagkain, umaandar yung, ano mo, ang bilis ng momentum mo, no? Ang hirap mong tawagin, ang hirap mong tawagin sa pagkain kasi nga meron ka pang inertia of motion, ano? Yan nga po yung mga kasabihan. Halimbawa, ang araw po ay isang banda ay tumutugtog, no? Kasalukuyang tumutugtog. Kahit po daw iyong alukin ng pagkain, lalo pa po silang gaganahan tumugtog kasi nga meron silang inertia of motion. Napakarami na pong halimbawa natin ng inertia of motion, ano? Pag nakasakay ka sa jeep at biglang pumreno yung jeep, inertia of motion. Saan ka pupunta? Doon sa papuntang unahan kasi nga pasulong yung jeep, ano? Okay. So, yan po ang ating key takeaway sa Newton's first law of motion. What are balanced and unbalanced forces? Balanced forces. Forces that are equal in size and opposite in direction. Balanced forces do not result in any change in motion. Unbalanced forces. Forces applied to an object in opposite directions that are not equal in size. Unbalanced forces result in a change in motion. Friction. The force that opposes the motion or tendency towards motion of two objects that are in contact. So, ano daw po yung tinatawag na balance forces? Kung halimbawa po itong nasa gawing kanan ng ating slide, makikita po natin may dalawang tao na nagtutulak ng isang box, ano? Pero tinutulak nila po ito in opposite direction. So kung parehas daw po yung force na ini-exert itong nasa kanan na tao at itong nasa kaliwang tao,
eh, wala daw pong magiging motion. Yan daw po yung tinatawag na balance forces. Kapag ka daw po balance yung forces, it do not result in any change in motion. Yun naman daw pong unbalanced forces sa kabilang banda, ay kung titingnan po natin itong nasa baba, ano, yung sa mga tao sa baba, parang nagtatag of war sila, no? Naghihilahan sila ng lubid. Kung ang puwersa nitong nasa gawing kaliwa ay 500 newtons, at ang puwersa na ini-exert nitong mga tao sa gawing kanan ay 450 newtons, yan daw po ay tinatawag na unbalanced force. Kung kaya't, magkakaroon daw po ng result sa change in motion. Sa kaso pong ito, no, ay pupunta po ang ating motion papunta dito sa kaliwa. O yan daw mo naman po yung tinatawag nating unbalanced force. Yung frictional force daw naman po is the force that opposes the motion. Halimbawa, may applied force tayong pakanan, ano? Eh, always opposite daw doon sa motion. So, ang magiging motion nitong block na to, pakanan, yung frictional force will act going to the left. So, yan daw po yung mga tinatawag na frictional force. So, yan po yung mga key takeaways natin dito sa Newton's laws of motion. Kailangan lang po muna nating i-define yung mga balance, unbalance, tsaka friction. Next slide po tayo. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung inertia, no? Sabi dito, more mass means greater inertia. Kung makikita po natin dito sa gawing kanan ng ating slide, meron dito pong trend, no? Pinapakita po rito isang trend na umaandar. At sa gawing ibaba naman yung train na yan at may bisikleta. Ipapaliwanag po natin itong more mass means greater inertia sa pamamagitan itong dalawang halimbawang ito. Kung kayo po ay tatanungin, ano po ang mas mahirap pigilin sa kanyang pag-andar? Ito bang train o itong bisikleta? Naturalmente, sasabihin po natin na mas mahirap pigilin yung trend na yan. Ano? Kaya nga may bumababang ganun, mga warning. Kasi nga, hindi basta-basta maititigil yan, malayo pa, pinepreno na yan. Pero bago tumigil, medyo malayo ang nararating. Ano? At saka, malaking puwersa ang kakailanganin mo para maitigil mo yung trend na yan. Hindi katulad ng bisikleta, kahit yung handbrake lang, okay? Na diipit lamang doon sa ano, madali mong maipepreno. Okay? Kasi nga, mas mabigat yung tren kesa doon sa bisikleta. Mas madali nating maihinto, ano? So, mas malaki ang inertia in motion ng mas malaking mass. Okay, no? So, para siyang, ano, no? Para siyang directly proportional. Ngayon, paano naman kung nakahinto yan? Imagine ninyo, parehong nakahinto, mga kababayan. Kung yan po ay parehong nakahinto, ano po sa tingin ninyo ang mas madaling paandarin? Yung bisikleta or yung tren? Of course, sasabihin nyo, mas madali pa rin paandarin yung bisikleta, no? Madali siyang patigilin, madali siyang paandarin. Eh bakit? Eh mas maliit siya, no? Mas madali siyang mapatakbo, no? Hindi katulad nitong tren, kapag tumigil yan, it will requires a lot of force para ma-start mo ulit siya, no? So, mas matindi pa rin ang inertia of rest ng mas malaking body kesa sa mas maliit na body. Both in motion or at rest, more mass means greater inertia. Sana po, sa ganung kaiksing paliwanag, natutunan po natin kung anong ibig sabihin ng mas massive yung isang object, mas malaki ang kanyang inertia. Okay. Pag-aralan naman po natin yung tinatawag nating net force. Ang net force is the vector sum of forces acting on the particle or body.
The net force is a single force that replaces the effect of the original forces on the particle's motion. It gives the particle the same acceleration as all those actual forces together, as described by Newton's second law of motion. Ayan daw po yung net force na yan, yan daw po yung tinatawag nating resultant force. Kung natatandaan nyo po nung tayo nasa vector analysis, ano? Kinukuha po natin yung resultant force. We sum up forces, vertical and horizontal. At kung ano po yung ating masusuma, yun daw po yung tinatawag nating net force. So kung katulad po nito, no, for objects on inclined planes with no friction, ayan po, no, etong F na to, no, F parang 2 ang kanyang pagkakasulat, is the net force. Okay? So sum up forces at X, sum up forces at Y, makukuha mo po yung resultant force. Yan daw po yung tinatawag na net force. Newton's second law of motion. The acceleration of an object at the source is directly proportional to the magnitude of the net force. Equilibrium. Equilibrium is defined as a state of balance or a stable situation where opposing forces cancel each other out and where no changes are occurring. It came from a Latin word aqui, which means equal, and libra, which means balance. There are three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. The system is said to be in stable equilibrium if, when displaced from equilibrium, it experiences a net force or torque in a direction opposite the direction of displacement. A system is in unstable equilibrium if, when displaced from equilibrium, it experiences a net force or torque in the same direction as the displacement from equilibrium. A system is in neutral equilibrium if its equilibrium is independent of displacement from its original position. We have here a short video for a more detailed explanation. This ball is in neutral equilibrium because the gravitational potential energy of the ball remains constant regardless of its position. So the graph of the gravitational potential energy of the ball with respect to position is a horizontal line because the gravitational potential energy is constant. This water bottle is in stable equilibrium because its gravitational potential energy increases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the water bottle goes up as the position goes away from equilibrium. In other words, the water bottle naturally returns back to the equilibrium position when it loses gravitational potential energy. This dry erase marker is in unstable equilibrium because its gravitational potential energy decreases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the dry erase marker goes down as the position goes away from equilibrium. In other words, the dry erase marker naturally moves away from the equilibrium position when it loses gravitational potential energy. Itinulak po itong paganyan, ano? So, kuha po tayo, no? Itinulak na paganon kanina. Nung itinulak na paganyan, so, initially, nandito po yung kanyang center of gravity. Nung itinulak at tumagilid papunta rito, okay? So, ang center of gravity niya will always acting downward. Na-displace po, ano? Na-displace yung center of gravity. Pero nung nirelease yung force, sa halip na sumamang pa ganito yung bottle, nung nirelease yung force, bumalik po sa dati yung kanyang
center of gravity, burahin na po natin, ano? O, so yan po, ang ibig sabihin, bumabalik sa kanyang original position, yung center of gravity, yan po yung tinatawag natin na stable equilibrium. Eh, ito naman, easily, nung itinulak, ano, ay din na-display siya sa equilibrium, it experiences a net force or torque in the same direction as the displacement. Parang sumama siya, no? Yung pagtulak sa kanya, umikot kagad siyang pagano'n, same direction as the force, yan daw po yung tinatawag nating unstable equilibrium. Okay, nevertheless, yung sinasabi po ng mama rito na gravitational potential energy is matibay na matibay din po yun. Ano? Kaya lang sa ngayon, ay hindi po natin mauunawaan at this juncture yung kanyang paliwanag na yun. Kung kaya dinala ko po muna doon sa location of center of mass or center of gravity. Okay, I hope maliwanag po sa atin, ano? Tatlo po ang equilibrium. Stable equilibrium, kapag ka, tinulak mo yung isang bagay at dinisplace mo sa equilibrium, bumabalik po, ano? Nakakabalik, hindi sumasama. Ayun po, stable. Unstable, pag tinulak mo, readily sumasama to the direction of the force, that is unstable equilibrium. At yung neutral equilibrium, it is independent of the displacement, no? Kahit po kung saan man magpunta, nandun pa rin po yung center of mass, center of gravity. All right, that is our take in equilibrium. Two conditions of equilibrium. First, the object has a constant velocity. When we say an object has a constant velocity, its acceleration is equal to zero. Therefore, from the formula F net is equal to mass times the acceleration, and acceleration is zero, F net is also equal to zero. Therefore, we can say that the summation of forces at X is equal to zero, and the summation of forces at Y is equal to zero. The second condition of equilibrium is the object is not rotating. The summation of moments is equal to zero. An object is in translational equilibrium when the sum of all the external forces acting on the object equals zero. It also means an object is in translational equilibrium when it is experiencing zero overall acceleration. So, kapag ka ang body is nasa translational equilibrium, there is no acceleration, ano? The body is not accelerating. Pag sinabi mo ang body is not accelerating, dalawang bagay lang yan, ano? It is either it is not moving or moving with a constant velocity. Yan po yung mga pinagdidiinan dito, no? Kapag ka po yan ay moving, kadulad nga po ng mga linear motion, moving with constant velocity, saka yung direction niya is constant, masasabi daw natin na translational equilibrium. Yung rotational equilibrium naman, an object is in rotational equilibrium, its angular momentum is constant. So yung momentum naman, angular, ano? If the sum of all torques acting on it is equal to zero. Okay, linear motion or rectilinear motion means moving on a straight line. Translatory motion or translational motion occurs when all points in a body move the same distance in the same amount of time. The translatory motion does not always require that the object move in a straight line. Okay. Yan po yung ating take sa translational equilibrium and rotational equilibrium. Pag-aralan naman po natin yung tinatawag nating static equilibrium. If an object is at rest,
and is in a state of equilibrium, then we would say that the object is at static equilibrium. Static means stationary or at rest. A common physics law is to hang an object by two or more strings and to measure the forces that are exerted at angles upon the objects to support its weight. O ito raw yung mga tinatawag nating static equilibrium example, ano? Sa mga physics lab daw, kung meron daw po tayong ganitong mga object, ay iniahang natin with the strings at kapag ka daw hindi gumagalaw yung object na yan, hindi umiikot, yan daw po ay tinatawag nating static equilibrium. Two ways para masabi natin there, na ang isang bagay ay nasa static equilibrium. Translational and rotational velocities of the object must be zero. Ibig sabihin, summation of moment and summation of forces must be equal to zero. The net force acting on the object must be zero. O yan po yung dalawang dalawang conditions para masabi natin ang isang bagay ay nasa static equilibrium, no? The object must be at rest and it is in state of equilibrium. Sa mga statics po, meron po tayong mga beams na ganito, no? Tsaka yan. Yan po ay mga isa-isa natin pag-aaralan pagkatapos po natin lamang nitong Newton's laws of motion, mapag-aaralan po natin yung mga action and reaction na yan, no? Which is very important pagdating nyo po sa statics. Ano naman po daw yung dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is a state where bodies are moving at a constant velocity, just like the rectilinear motion. Kung makikita nyo po itong coaching ito, no, parang steady lamang po yung takbo niya, ibig sabihin, hindi siya nag-accelerate, no? Ang ibig sabihin, acceleration is equal to zero, pero umaandar siya. Ang ibig sabihin po noon, yung velocity niya is constant. Two ways din po para masabing nasa dynamic equilibrium ng isang bagay. First off, translational and rotational velocities exist, but not zero. Okay? So, yan po. Yung katulad po nito, nag-exist yung velocity, pero hindi zero. Pag sinabi po dynamic, nasa motion po, no? Dynamics. So, the net force acting on an object must be zero. Yan po yung pangalawang condition ng dynamic equilibrium. Meaning, zero yung acceleration. Pag zero po yung acceleration, automatically, zero daw po yung net force. If some forces are acting on a body horizontally or vertically and the body remains, its states of motion is called dynamic equilibrium. Example, a train is moving with uniform velocity. Yan, binigay naman po dito yung example. Next slide po tayo. Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Among the three laws of motion, parang itong pinakasikat, pamosong law of motion, ano? It is also known as the normal force. This law of motion is one of the easiest to observe, but one of the hardest to understand intuitively. The normal force, F sub n, is the component of the contact force that is perpendicular to the surface that the object contacts. Halimbawa daw po, meron tayong inclined plane dito at naglagay tayo ng block. Yung daw pong normal force is the force that is acting perpendicular or normal to the surface. No? Normal to this surface. Yan daw po yung tinatawag nating normal force, perpendicular force that is exerted by the surface to the object. No? So, yan po daw yun, take natin yan. Ngayon, kung makikita po natin yung action and interaction, kagaya po naman ito nasa pangalawa, no?
masasabi natin na kapag tayo naglalakad or tatakbo, yung action ng paan natin ay pa-backward, ano? Tinutulak natin yung katawan natin pa-backward. Pero yung action naman noong ground sa ating paa ay pa-forward, no? So, there is action and interaction. Okay? Napakahalaga po nito dahil kaya nga po ito sikat, dahil very applicable po kahit sa buhay, ano? Kagaya po nitong pangatlo, no? May alaga siyang pusa, kinukulit niya ng kinukulit. Ayun. So, nagkaroon po ng interaction, ano? Nagkaroon po ng tinatawag na opposite reaction. Ganyan din po ang buhay, no? Napaka-imposible naman po na, halimbawa po, may nagsasabi na, ako po'y bigla na lamang niyang inaway, hindi ka naman po siya inaano. Hindi naman po mangyayari yun, ano? Yung mga bata, pagka nagsusumbong na gano'n, ano? To every action, there is an equal and opposite reaction. Hindi magagalit sa yung isang tao kung wala ka namang ginagawa, no? Or vice versa, no? Hindi matutuwa sa yung isang tao kung wala ka namang ginagawang nakakatuwa. So, yan po yung laws of motion. Maaari po natin tingnan ito on a physical state. Halimbawa po, ikaw ay nasa isang lugar kung saan may pader, ano? Tapos ipush mo yung pader. Dalawang bagay po ang pwede nating masabi. Na yung taong yun ay itinutulak yung pader, or yung pader ay itinutulak yung tao. O yan. So yan daw po, ano? Ganyan daw po tingnan yung physical aspect, ano? Yung pader ang tumutulak dun sa tao, or yung tao ang tumutulak sa pader. Otherwise, kung hindi tinutulak ng pader yung tao, edi papagsak yung pader. So, ganun po natin titingnan itong action and interaction. So, sa tingin ko naman po, yung mga key concepts natin ay na-i-discuss ko na. And I guess we are ready for the computation. Ang mga iku-compute po natin dito, yung mga kagaya po nito, ng mga nasa inclined plane, at kagaya nga po ng mga concurrent forces na nasa nakabitin sa mga kisame, sa ceiling, ano, at meron tayong mga weights. Yan po yung mga pinag-aaralan dito sa Newton's laws of motion, tsaka yung action-reaction. Magbibigay na po ako ng mga beams dito, beams, tsaka yung mga concentrated load, uniformly distributed load, para maihanda na po kayo pagdating ninyo sa statics, no? We will be able to solve reactions dito pa lang sa physics, ano? So, yan po yung ating gagawin sa susunod nating video. Sa ating pong pagtatapos, ating pong pasalamatan ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan upang magawa ang mga bagay na ito. Ibalik natin ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ni Kristo nagahari at ang Espiritu Santo, magmula ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. To God.